o ikumpara natin siya kay Rizal, lagi bang parang si Rizal ay mas malaki yung monumento kaysa sa monumento ni Andres Bonifacio. Bagaman kung tutusin in terms of height, hanggang balikat lang ni Andres Bonifacio si Rizal. But in terms of monument, mas malaki talaga yung monumento ni Tolentino na nato sa Caloocan kaysa monumento ni Rizal na nandito sa Rizal Park. Pero ang problema talaga, kulang tayo ng impormasyon tungkol sa kanya. At madalas pa, yung impormasyon na alam natin tungkol sa kanya ay mga impormasyon na kung tutusin, lalo nagpapaliit lamang sa kanya. Halimbawa, ang impormasyon natin tungkol sa kanya, laging nakapantalon na nakalilis hanggang tuhod, naka-t-shirt na puti, naka-panyong pula na nakasakit sa parang Boy Scout, may hawak na itak, at yun lamang. Samtalang sasabihin sa atin ni E.R. Sen. Manuel, hindi nagsuot ng ganun man lamang si Andres Bonifacio at hindi man lamang siya mahawak ng itak dahil meron sa dalawang revolver na espesyal na ipinigay sa kanya ni Valenzuela nung bago pa mag-start ang revolution. Hindi nga natin malaman kung nasaan ngayon yung dalawang revolver na yon na inregalo ni Valenzuela kay Andres Bonifacio. Wala rin siyang naiwan sa atin na maraming akda. Dahil hindi kamukha ni Rizal na malapit sa mga printing presses, si Andres Bonifacio ay nabuhay ng halos laging nagpupuyat sa mga meeting. Ang sinulat ay hindi na-imprenta. In fact, na-imprenta ito, lumalabas sa recent mga researchers, na-imprenta yung iba niyang mga sinulat, hindi pa nakapangalan sa kanya. Kasi ganun ang underground literature. Si Rizal kasi hindi underground literature. Ang underground literature, hindi yung malaan kung saan sinusulat, kung sino ang sumulat, kung saan inimprenta. Kaya, recently nga, may isang nakitang isang kopya ng kanyang sinulat na Pag-ibig sa Tinubuan Bayan at ang pangalan ay kay Emilio Jacinto. Kaya ngayon may nagsasabi na hindi si Andres Bonifacio ang sumulat ng Pag-ibig sa Tinubuan Bayan kundi si Emilio Jacinto. Ngunit tama mali sila dahil yun nga, ang katotohanan sa underground literature hindi mo talaga matutukoy kung sino ang tunay na author ng underground piece na nakita mo. Ang masasabi lamang natin as early as 1935, may lumabas na mga kopya niyan na inimprenta ni Jose Santos at nakapangalan lahat kay Andres Bonifacio. Yun lamang ang patiway natin na kay Andres Bonifacio, yung sinasabing kay Andres Bonifacio at kay Emilio Jacinto yung mga sinasabi na kay Emilio Jacinto. Ang paragay ko nga, marami pang ibang tula at marami pang iba mga manifesto na lumabas noong panahon na ng revolusyon na kung kani-kanino nakapangalan at maaaring yon ay nanggaling sa utak nitong dalawang ito. Dahil para sa akin, si Emilio Jacinto at si Andres Bonifacio ay isa lamang magdating sa literatura. Tawag ko sa kanila Akdang Katipunero. Basta Akdang Katipunero, para Akdang MBA yan, o Akdang MILM, na hindi mo malaman kung sino ang talagang author. Pagaman alam natin, kailangan ang galing sa utak nila yon o may imprimatur nila bago ito ay kumalat sa iba't ibang paraan. Ngayon si Andres Bonifacio ay isang kanina, sinabi ko na ito sa isang interview sa akin. Kung tutusin, ang higit natin dapat isipin
kung paano itong pobreng tao na ito na konti lang ang pinag-aralan ay pinaniwalaan ng libu-libong tao sa buong, hindi lamang sa buong Metro Manila, kundi Kamilitao, ang Katipunan kasi, ay may mga Sangay, may mga Selda, hanggang Ilocos, hanggang Bicol, hanggang Mindanao, hanggang Palawan, at yun ang magpapatunay na ito ay isang national organization at hindi organisasyon lamang ng mga Tagalog noong panahong iyon. Ngunit paano nakapag-leader ng ganong karaming tao itong isang hamak na budigero? Palagay ko, yun ang pinakasusi kung paano natin dapat nakilain si Andres Bonifacio. Isa siyang tao na passionate, nagkaroon lamang siya ng isang vision, at tinuloy niya yung vision na yun hanggang sa kanyang kamatay. Isa siyang taong palagay ko ay napakatalino dahil nakaya niyang isalin. Yung pag sinabi kong isalin, hindi yung parang translation lamang, kundi ipaloob sa wika ng taong bayan ang mga sinasabi nila Rizal na hindi naunawaan ng taong bayan. Pambihirang kaalaman yon. Ako mismo ay isang translator, pero yun kung paano mo gagawin isang mahirap maunawaan ng karaniwang tao, ay gagawin mo maunawaan nila isang panyon, isang kadakilaan yun na hindi nagagawa ng ordinaryong manunulat at ordinaryong hindi. At hindi lang yun. Kung paano yung salitang yun ay magagamit mo para mag-organisa ka ng libu-libong tao at maniwala sila sa iyo. Hindi lamang maniwala, kundi para sila ay talagang magpakamatay para dun sa pinaniniwalaan mo. Dahil ang mga Katipunero, sa unang bakbakan pa lang, ay makikita ninyo na sumusugod at handang mamatay. Mamatay para sa kanilang organisasyon. Yung pong mga bagay na yon, palagay ko kung lilimihin natin, ay isang bagay na hindi natin makikita kay Rizal, hindi natin lalo makikita kay Emilio Aguinaldo na kailanman yata ay hindi sumugod. Hindi natin makikita sa napakarami nating tinuturing na bayani na lagi lamang katulad ko pasulat-sulat, salita-salita sa ganitong pagtitipon. Na iba yung kanyang kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun ang pinilit kong ilarawan sa aming opera. At sana ay maintindihan din ninyo ang aking interpretasyon. Maraming salamat.